Na yun nga yung naging issue na sobrang nagmamadaling sumikat at gustong may marating agad. Which is wala namang problema kung yun ang pangarap ni Balasubas at nirerespeto natin yun. Yo, what's up, mga Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan at ngayong umaga po, mga kaulo, sana po ay merong kayong lakas upang magampanan ninyo ang lahat ng iyong mga gawain. Sa lahat po ng mga nag-aalmusal, sa lahat po ng mga nasa trabaho, sa lahat po ng mga papasok pa lang, mag-ingat po kayong lahat. Again po, it's your boy Elmo po, Elmong Kalbo. Muli na naman sa inyong harap. And dun po sa mga napadaan pa lang, mga kaulo, don't forget to click subscribe button and hit notification bell para updated ka palagi sa lahat ng aking mga videos and upload. So today, mga kaulo, lulubos-lubosin na natin ito. Since napakalaki ng issue about kay H-Bomb Balasubas at idinadawit pa si Kuya Andrew. So, meron lang ako sa inyong isi-share at gusto kong pag-usapan natin, mga kaulo. Pero bago ang lahat, gusto munang batiin ng happy birthday si Aldrin Villanueva. More power sa you tall and sana enjoy mo yung life, enjoy mo yung araw mo na to. Happy birthday ulit sa'yo. And Rosario Villanueva, shoutout sa palaging suporta sa aking channel. Okay? So, yun mga kaulo, no? So, today nga po, mga kaulo, meron akong gustong sabihin sa inyo about dito kay Balasubas. Gusto kong pag-usapan natin yung nangyari kay Balasubas dahil talagang nakakapanghinayang, no? So, yan po yung ating topic ngayon, mga kaulo. So, sino ba si Balasubas, mga kaulo? Si Balasubas, mga kaulo, lumabas yan ng last year na regarding dun sa mga diss track at mga patutsadaan sa ere. No, kumbaga, tirahan sa ere. No, sabihin na natin ganun. So, lumabas siya as Balasubas. At gumawa pa siya ng mga kanta na talaga nga namang sobrang powerful ng mga dating, yung mga diss track. At doon ipinaninindigan niya na siya ay nagmamahal sa Dunggalo o kay Kuya, no? Maraming mga song na lumabas under sa sundalo ng Dunggalo siya o nasa baluarte siya ni Kuya. At sinuportahan po siya ng mga artist ng Dunggalo at ng mga taong nakapaligid rito. At tinanggap siya ng buong puso at hindi naman may tatanggi na talagang may talent naman tong si Balasubas, no? Sobrang daming naglabasan. Andyan yung tirahan with 187 Mobstars, kila Magkila, Joti, at kay Charlie Mac. Nila Smaglas, nila Abaddon, nila Kial, mga kaulo, no? O buong 187 Mobstars. At nasubaybayan ko po yan. Bakit po? Dahil ako po ay bilang isang reactionist o vlogger, nasubaybayan ko po at nireview ko po yung mga song na yan, no? At talaga nga namang sobrang bulusok ng mga views at pagdagdag ng mga subscribers dahil sa tirahan na yan. So isa po si Balasubas na nagbigay ng anghang sa diss track na yan. At sobrang grabe po yung diss track na yan. Hindi lang po basta isang kanta, kundi imagine almost buong taon, merong mga kanta naglabasan at tirahan at sobrang ganado nila mag-compose. Ilang mga song ang ginawa ni Balasubas dyan at mga ilang mga kanta pa na talagang may mga meaning at meron naman talagang mga rhythm at may mga sinabi. Nga lang, mga kaulo, sad to say, no? Ito yung sad part ng story na bigla na lang umalis itong si Balasubas at nagkaroon ng issue sa kanyang pagtiwalag sa Dunggalo. At nagkaroon din po ng issue yan. At sinabi ng mga artist na ginamit niya lang na platform o ginamit niya lang na tungtungan o stepping stone yung baluarte ng Dunggalo o kay Kuya Andrew para siya ay sumikat at makilala, no? Which is talagang very nice naman yung strategy, no? Maraming tao nag-react na walang utang na loob si Balasubas at talagang gusto lang sumikat at nagmamadali sumikat. Yung iba namang nakasuporta kay Balasubas, lahat ng tao may chance ng pagpili o merong karapatang pumili kung anong gustong mangyari sa life, which is tama naman, mga kaulo. Pero sayang, nandun ka na sa ano, no? Kumbaga, hindi pa talaga lumalago yung karir mo o nakilala ka, Balasubas,
Pero syempre hindi pa ganoon ka lalim yung ugat. No. So sa madaling sabi, umalis si Balasubas sa Dunggalo. Maraming issue, tinira na naman siya, dinis. Gumawa siya ng mga song niya. Napakinggan ko rin, nasubaybayan ko rin. At na-vlog ko pa yung iba. So eto na mga kaulo. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-meet o maging magkakilala ni H-Bomb, ni Easy Meal. At nagkaroon sila ng kontrata between Sony Music. Alam ko, tinulungan siya ng H-Bomb. At napunta siya rin sa Sony. Na yun nga yung naging issue na sobrang nagmamadaling sumikat at gustong may marating agad. Which is wala namang problema kung yun ang pangarap ni Balasubas at nirirespeto natin yun. So eto nga ngayon, nagkaroon ng issue kay H-Bomb at kay Balasubas na rentaro na ngayon o si Ren. No? Na ang daming sinasabing salita laban kay H-Bomb. At sa H-Bomb ay meron ding mga sinasabing salita para kay Ren. At nadadawit pa yung pangalan ni King A.E. At pinakalat ka dito sa issue na to. Dun sa mga nag-comment, dun sa about sa post ko, kasi napak si Andrew, hindi ko po gawa-gawa yan mga kaulo ha. Yan po ay base dun sa sinabi ni Rentaro. Kaya nga po ako nag-react dahil hindi ako makapaniwala dahil nung late 80s at early 90s mga kaulo, buhay na po ako niyan. At wala po ako nabalitaan na ganyan. Kaya malaking tanong po sa aking isip yan. Doon po sa mga nagre-react mga kaulo, hindi ko po yan sinabi dahil gusto ko sabihin. Yan po ay base sa sinabi ni Balasubas para kay H-Bomb. Okay? So yun, balik tayo kay Balasubas mga kaulo, maliwanag yan. No? So yun nga, sayang dahil nasa Sony na naman siya at nangyari na naman itong pagtatakip niya di umano sa mga ginagawa ni H-Bomb base ron sa mga sinabi niya. Pero ito lang sana pala subas, no? Piece of advice lang. Sayang, sana kung hindi ka nagmadali o talagang hindi mo iniwan muna yung Dunggalo at nagpa-tikas ka muna ng ugat, nagpalakas ka muna ng kumbaga ng kapit mo upang mas makilala ka lalo at hindi ka nagmadali. Okay lang naman sana, nalipat ka sa Sony. Ang problema, nagkaroon ka na naman ng problem o issue dun sa taong kasama mo na sana sa Sony na tumulong din sa'yo, si H-Bomb. So, syempre, anong iisipin ng mga tao? Ang iisipin dito ng mga tao meron ka ng problema. Alam mo pala, Subas, yung sinasabi mo sa net na pinagtakpan mo si H-Bomb para maging maganda sa mata ng mga tao. Mali, tol. Dapat, alam mo nang mali, hindi mo na pinagtakpan. Then, after ng lahat, sasabihin mo ngayon, late, na pinagtakpan mo dahil sa ganito, dahil ganyan. Sinong maniniwala sa'yo, bro? Mahirap panindigan yan at sayang, nanghihinayang ako dahil meron ka naman talagang talent. Kaso lang, masyado kang nagmadali at naghangad ng malaki agad. No? Pwede kang maging next big thing kasi may talent ka. Kaso mali ang proseso. The way ng pagpapalakad mo o sistema, merong mali. Kasi kung walang mali, Balasubas, hindi mangyayari yung mga bagay na yan. No? Kahit ano pang sabihin mo against kay H-Bomb at sabihin mo pang yung issue ng sinapak ni H-Bomb si Kuya Andrew sa isang radio station, wala na yon. Ang issue dito, ikaw. Dahil sayang yung karir mo. At diba, parang hindi mo ba napapansin na magulo? Kumbaga, naging maayos ka na sa Dunggalo, umalis ka, tinira ka dahil sa paghahangad mo ng mas maganda. Napunta ka naman sa Sony, na-meet mo si Easy Meal, si H-Bomb, naging kaibigan mo, tinulungan ka. Kaso nagkaroon na naman ng problema. So ibig sabihin, meron ng mali. At yan yung dapat mong i-check at ituwin, no? Walang perfectong tao, pero sayang-sayang, nanghihinayang ako. Maganda pa naman sana yung iba mong kanta, maraming mga umidolo sa'yo, pero ang dami ng mga tao na nagbabash, ang daming mga taong nagko-comment sa mga video ko na ikaw daw ay nagpapapansin lang, ikaw daw ay nagbibigay lang ng issue para makilala ulit, ikaw daw ay scam, no? Lahat ng yan ay nasa comment box ko. Sayang-sayang, sana talaga pinanindigan mo muna yung sa kampo ng Dunggalo. Pero well, andyan na yan. So sana Balasubas maging lesson learned sa'yo yan at ayusin mo yung mga nangyaring gusot dyan sa bakuran mo dahil yung karir mo hindi inuusad kung ganyan ang klase ng sistema mo. Okay?
So yun lang mga kaulo. Maraming maraming salamat, suportahan niyo po ang aking channel Elmong Calvo TV. Huwag niyo pong kalimutan na mag-click and subscribe and mag-like na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga pala sa Tunggalo Records kay Kuya Andrew. Sobrang successful po nung tour sa US. Okay, shoutout po. And Balasuba, sana maayos mo yung mga gusto ko sa life mo and maging maganda yung career mo. Maraming maraming salamat. Again, it's your boy Elmo po na lagi po nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace out yo and God bless us all.